huwag kayo mag-alala ha. Inuulit ko, huwag kayo mag-alala. Hindi ako nangangako sa inyo, sa Panginoon Diyos ako nangangako na hindi ko kayo papabayaan. So yung mga kabisnes, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Hindi ko kayo pababayaan. Ito ay isang napakalalim na commitment. Nangangako ako sa Panginoong Diyos. Alam niyo mga kaibigan, nung sinabi ito ni Kabisnes, ay kinilabutan ako. Sobrang kinilabutan ako. Dahil ito ay nagpapatunay na si Kabisnes, ang kanyang pagtulong ay hindi lang pakitang tao. Katulad niya ng sinasabi ko, ministry. Ang sinasabing ministry, ito ay nakasentro sa paniniwala mo na itong pagtulong mo sa ibang tao na nangangailangan ng tulong ay siyang pagbibigay mo ng paglilingkod sa Panginoon na binibitbit mo. Ano yun kuya, wala namin titiran sa napas na Amerite. Gagamitin na raw ito yung bahay nila. Sabi ko, hintayin nyo si Kuya Kabisnes kasi nung nakakadang dati, kaya nang nagbabayad. So, nangyari ang ganito dahil ito nga po't nagkaroon ng agam-agam. Nagkaroon ng pagdududa o parang nagpagkakalito. Kung saktong salita, ipagkakalito itong si Jonathan. Palalayasin na daw sila. Paano yon? Sabi nila. So, saan sila pupunta? Hindi niya alam kung ano ang magiging commitment ni Kabisnes. Dahil kung atin pong titingnan o kung atin pong malalaman nung una, nagka-problema ito sa unang tinitirhan nila, hindi ho ba? Dahil pa tila hindi pa gaanong marunong si Jonathan sa pag-aalaga sa kanyang nanay. At ito na nga nagulat si Kabisnes dahil sa ngayon ay mayroon ng pagbabago. Pero sa puntong ito, sa senaryo na kausap ni Kabisnes during the time na nagkakaroon ng agam-agam, ang hirap nun, napakahirap nun. Hindi man nagsasalita si nanay pero ramdam mo ang pagkalito, pagkabalisa ang kanyang. Una, mahirap ang mawalan ng tahanan dahil babalik sila sa dati nilang kinalalagyan. Mahirap ang mawalan ng tahanan dahil muli silang mapupunta sa lugar na kanilang tinirhan. Pero ang pagkakaiba ngayon, wala na sa lugar na dating tinitirhan nila. Kundi babalik talaga sila in reality sa lansangan. Pero saan? Ano ang mangyayari? Ito yung agam-agam na iniisip ni nanay. Pero at least yung agam-agam na yan, pinawi ng commitment ni Kabisnes na hindi ko kayo pababayaan. Pangako yan, hindi sa inyo kundi sa Panginoong Diyos. Nakakatouch. Kung babasahin natin ang comment section, maraming umiyak dito. Maraming umiyak ng mga followers. Maraming pinaiyak si Kabisnes dito. Dahil ang commitment na yan, mga kaibigan, habang ako ay nagbe-vlog, ay isang napakabigat na responsibilidad. Pero nakahanda si Kabisnes sumugal. Hindi niya kamag-anak si nanay, hindi niya kamag-anak itong pamilyang ito. Pero dahil sa pagtulong at dahil sa paniniwala niya sa Diyos, dito pinatunayan natin kung paano hinubog si Kabisnes sa larangan ng pagtulong. Maraming bumabatiko sa kanya, pero ito ang talagang katotohanan. At ito yung rason kung bakit patuloy tayong nagtatanggol sa kanya. Dahil ako man, ramdam ko yung kanyang puso sa larangan ng pagtulong. Ang puso niya ay talagang totoo. Kasi kung sabihin natin pakitang tao lang, ilang beses na niyang natulungan sila nanay, pwede na niyang iatras. Pwede niyang iwanan. Maraming akong nagtatanong sa kanya, bakit yung iba hindi nababalikan? Bakit yung iba nawala na? Sabi nga ni Mr. Kabisnes, doon sa previous mga vlog, nangyayari ang mga bagay na yan. Minsan kasi, ang sumusuko na lang talaga sa kanya, yung mga tinutulungan niya. Ang umaayaw na lang sa kanya, yung mga taong tinutulungan niya. Or whatever reason, hindi niya alam. Basta't umaayaw nila. Doon natatapos ang kanyang pagtulong. Pero sa ganitong kalagayan kay nanay, na ipinaparamdam nila na ang kanilang sitwasyon ay bukod tanging si Kabisnes lamang ang makakapagbigay ng kasagutan, eto naman yung pangako niya.
Grabe, no? Tumatay yung balahibo ko. Kasi hindi siyang simpleng pangako ng pagtulong, kundi commitment sa pagiging tao mo na nakikita mo yung sitwasyon ng paghihirap. Ang kagandahan lang kasi, alam nyo mga kaibigan, yun ang sinasabi natin na bakit unique si Kabusiness. Kasi si Kabusiness dumaan sa paghihirap eh. Doon sa mga kwento ni Budang, di Huba, nung kung balikan natin yung sino si Pinuno, may isa sa larawan, o kung narinig niyo yung kwento, may isa sa larawan natin ang kahirapan na kanilang pinagdaanan. At dahil si Kabusiness mayroon ganitong klaseng karanasan, madali sa kanya ang mag-provide ng intervention at pagtulong sa mga ganitong klaseng tao, dahil kumbaga nauunawaan niya ang kalagayan, nararamdaman niya. Tandaan ho natin mga kaibigan, sa larangan ng pagtulong, kapag hindi mo nararamdaman, kapag wala kang nararamdaman sa ganitong klaseng sitwasyon, malamya ang pagtulong na ibibigay mo. Pero itong commitment niya ng ito, sabi ko nga, ang daming umiyak. Dahil kung ipagpalagay natin, sasablay siya rito o hindi niya itutuloy ito, nangako na siya sa Panginoong Diyos. Pero I do believe din niya gagawin ni Christ. Kaya nga, yan ang rason kung bakit very unique ang isang Kabusiness. Mas gusto pa niyang tumulong. Mas gusto niyang ibigay sa iba anumang mayroon siya. Dahil ramdam niya ang kahirapan ng mga taong katulad nito. Mabuti na lang, ano? At least si Nanay, si Jonathan, ay na nakita ni Kabusiness. Sa kabila ng lahat, mga kaibigan, kung ating pong matatandaan yung mga previews pa nating mga vlog patungkol dito, or yung mga previews ng mga vlog ni Kabusiness patungkol dito sa pamilyang ito, marami na ding ang nag-advise na sukuan mo na. Marami na rin sinuwag na dahil sa katigasan ng ulo ni Jonathan. Pero ako, ang believe lang ako kay Kabusiness, hindi niya talaga sinusukuan. Kapag tumulong siya, kahit ang isang tao ay nakikita niyang may mga pagkakamali, hindi niya sinusukuan. Nagiging challenge para sa kanya kung paano niya itutuwid ang pagkakamaling ito, kung paano niya tuturuan ang tao na matuto. At ito na nga po ang produkto. Malaki ang pagbabagong nangyari kay Jonathan sa mga pangyayaring naganap doon sa previous na kanilang mga napuntahan at tinitira. Kaya ho mga kaibigan, sobrang very yun. Kung ako lang, ano, masigit pa natin talagang paramihin ang followers ni Kabusiness. Kung radami ito, kung lalawak ang kanyang mga followers, mas marami pa siyang matutulungan. Maraming salamat po. Sobrang emotional. Ako man, hanggang sa mga oras na ito, tumatayo po ang aking balahibo. Kinikilabutan po ako, mga kapatid. Kinikilabutan po ako sa mensahe niya. Why? Kasi yung commitment niya, hindi commitment lang para sa pamilyang ito. Commitment para sa Diyos. At dahil dyan, itong commitment na ito ni Kabusiness ay simpleng pagsasalarawan ng commitment niya sa mga taong makakasalubong pa niya sa lansangan. Kaya maswerte tayo na mayroon Kabusiness na ang sentro ng puso ay pagtulong. Sana nga, no, dumami pang mga Kabusiness. Sana dumami pang mga katulad ni Papa Dins. Hindi nila inalintana kung ano yung mga bumabalik sa kanila, ano yung magiging kapalit, kundi basta tulong lang ng tulong. At siyempre, maraming salamat sa mga taong sumusuporta sa kanya. Minsan kasi, hindi nila kung may isasantabi na nakakaramdam din sila ng kumbagay nalalagay din sa alanganin ang kanilang mga resources, dahil nga po, maliit pa ang kanyang channel. Maliit pa yan sa kanyang channel kung sa estado ng kanyang ginagawang pagtulong sa ngayon. Pero kung lalaki na yan at tuloy-tuloy na, imagine ninyo kung mayroon niyang 1 million followers, mas malawak na ang matutulungan niya. Thank you so much, Kabusiness. Marami pong salamat sa patuloy na pagmamahal para po sa pamilya. Mga kaibigan, kung hindi pa po tayo naka-follow, ito po ang pagkakataon. Hilingin ko po sa inyo. Follow Kabusiness. I-follow natin Papa Dins and Kabusiness Family.
patuloy po natin silang suportahan. At huwag natin i-skip ang ads. Napakasimpleng tulong po yan na maibibigay natin sa kanila, sa kanilang mga mission. Ako po muli si Taong Galang, mga kaibigan. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.